ito yung ating bagong project, solar street lamp. Ilalagay natin doon sa garahe at saka sa palibot ng bahay kasama sa garden. Pero bago natin ikabit ito, bubuting tingin muna natin yung isa. Tingnan natin yung laman kung lithium na yung gamit o lead acid pa rin. Okay? Okay. Accessories. Medium, high at saka low. One. Off. The sensor. Diyan yung mga brackets, screws, on-off switch. Yung mga ano siya, mode. Ito yung mode 1. Ewan ko kung magana. Okay. Ito lang ang function. Walang kakwenta-kwenta. SOS. Hindi rin. Ewan rin. Off muna natin. SOS. Oh, wala rin. Hindi rin gumagana. Ano ko? SOS. Bentahan ng mga surplus PC yun. Okay. Bilak na natin. Wow! Ang daming ba? Lithium naman pala. Yun nga lang, iisa. Mas maganda dito, dalawa. Okay, hindi muna natin, hindi ko muna i-upgrade to. Obserbahan ko muna kung ilang oras ang itatagal nitong isang lithium ion battery na to. Kasyang-kasya, dalawa. Sample. Pero okay ah, buti lithium na yung nakalagay. So ibig sabihin yung controller niya, ito, pang lithium niya. Kaya wala na tayong magiging problema sa modification nito. Ayos. Ganda. Yeah, pasado. Ito yung sukat niya. Sukatin natin. 6 by 6 by 4 and a half yung size. Malaki-laki na rin. Less than 500 lang tong itong street light na to. Hindi siya ganun kamahal. Yung iba natatawaran pa, nababarat pa. So, kabit pa natin. Burn-in test muna natin itong ating solar. Okay, timer starts now. 2 hours later. So yun, as expected, hindi siya tumagal ng 2 oras. Bali, ang tinagal lang ng isang battery na to, halos nasa 1 hour 45 minutes. Tapos nung 2 hours na siya, namatay na lang siya. Kaya ganito ang gagawin natin. Papalitan natin, dodoblehin natin itong battery. Ito yung papalit natin. Samsung 18650 2500 mAh. Ito, alisan na natin to. Basura to. Duda ko to, mga 1500 mAh lang. Kaya ano natin to. Pag maghihinang kayo ng mga ganito, huwag kayong gagamit ng mababang wattage ng soldering iron. Dapat at least mga 60 to 80 amperes, watts.
natin to. And always check the polarity. Ito yung iniiwasan natin mangyari dyan eh. Itong maluto itong ano, insulation. Kaya ang hirap maghinang nito. Try ulit natin. Burn-in test ulit. Ito yung part 2 nung ano natin, pag-test. Part 2 with the 5mAh 18650 battery. Wait na lang natin hanggang maubos, hanggang totally dead na siya. 3 hours later. Inabot na tayo ng 8:35 AM. Ayos, success. Ilaw pa. Tagumpay. Aabot pa to hanggang mamayang ano, tanghali. Okay, pwede natin ikabit. Testing mode. Pang-isa. Maliwanag siya sa ano, sa ating actual sight o sa paningin natin kaysa sa camera. Sensya na. Bulok kasi itong camera ng itong cellphone camera ko. Pero okay siya, liwanag. Ito, naka-automatic. Pag may dumaan, saka lang siya biglang magbabright. So dito yung mga setting niya. Kitang-kita naman. Yung tayo sa pinaka madilim na lugar. Yan. Nice. Nasa puno din siya.